Bert. Yes, boss. Videoan natin yung Mirage kasi may nagre-request ng ano nito. Video gusto nila makita kasi first time nila magkasasakyan. Kino-consider nila yung Mirage. So sakto meron tayong Mirage na automatic sedan. At least magkaroon sila ng idea at baka sakaling magustuhan din nila to. Tara. Tara, G. So this is our Mitsubishi Mirage 2017 model GLX automatic transmission. Test drive tayo. Isa sa gusto ko sa mga Mitsubishi Mirage, unang-una, sobrang tipid talaga niya sa gas. Pwede mo siya pang daily use, pang office, pang hatid sundo, kasi napakatipid niya. Kasi, yun nga, ang Mitsubishi Mirage, for your information, 1.2 gasoline engine, so maliit lang yung engine niya, and naka 3 cylinder pa. So, meron din hindi maganda sa 3 cylinder, unang-una na doon medyo ma-vibrate, medyo matunog talaga, but still ang useful ano niya, function niya napakaganda. Very economical siya, matipid, and very cheap yung maintenance. Hindi naman, para sa akin, hindi naman problema ang 3 cylinder kasi naka-sedan ka lang din naman, and still very comfortable pa rin siya gamitin. Okay. So ito na Mitsubishi Mirage namin, this is G4. Ito yung sedan type kasi merong Mitsubishi Mirage na hatchback. So by the way, yung nag-inquire kasi sa atin actually from Tacloban City. So hindi naman sa ipo-push namin itong unit na to, hindi, para lang mabigyan siya ng idea. Bigyan natin siya ng idea regarding Mitsubishi Mirage, at the same time i-feature na rin natin. Okay, so again, this is 2017 model automatic transmission Mitsubishi Mirage. Ngayon, simulan natin sa pag-start ng sasakyan. Isa sa ma-observe mo once nagamit ka ng Mitsubishi Mirage, pag nag-start ka talaga ng sasakyan, mararamdaman mo yung vibration ng makina. Kasi yun nga, naka 3 cylinder siya. Mararamdaman mo medyo maingay yung makina, pero hindi naman sobrang ingay, hindi naman yung madidistract ka, hindi. Kumbaga sa normal na sasakyan, very smooth, eto mayroon siyang tunog, parang ganyan. Yan. May tunog yung engine niya, pero tolerable naman siya, which is normal naman kasi talaga yun sa Mirage. So etong sasakyan na to, ang ganda rin ng pag-start niya, one click start lang, walang problema. Okay, so drive na tayo. Ngayon pag nag-drive ka ng Mitsubishi Mirage, kapag baguhan ka, okay, pag kumbaga kapag baguhan ka, mag-drive ng sasakyan, okay na okay to. Kasi hindi kapag ganun yung, hindi pa yung target mo yung sobrang bilis, hindi pa yun eh. Kung beginner ka talaga, panalo yung Mitsubishi. Pero kung ikaw yung taong lagi ka nang naka-SUV, lagi ka nang naka malalaking sasakyan, naka-diesel, naka-4x4 or kung ano man ang malalakas na sasakyan, maninibago ka talaga sa hatak ng isang Mitsubishi Mirage na medyo mabagal, medyo may delay. Oh, parang medyo maiiwan siya, pero kapag nakabuelo naman na ang Mirage, bibigyan ka rin ng magandang takbo kagaya nito. And, nag-aapak na ako sa accelerator, tumatakbo na siya. Medyo mabagal siya, pero kapag nakabuelo na, ayun na. Ang bilis na, nag-80 na tayo. Ayun na. 100. Lalong-lalo na kapag naka-manual transmission ka, kasi malalaro mo talaga siya. Pag automatic kasi, ang tendency, kung gusto mo mas mabilis, aapakan mo ang accelerator. So, yun o, bumibilis naman tayo.
ako personally, kapag mag-isa lang naman ako na nagta-travel, mag-isa or may kasama ako, dalawa kami or tatlo, okay na sa akin yung Mitsubishi Mirage kasi unang-una yun nga, matipid siya sa gas, tapos napaka-comfortable i-drive, very smooth siya i-drive, magaan, hindi ka mahihirapan, at yun nga, wala kang worry sa expenses. Then, syempre, comfortable, malamig ang aircon, isa yun sa mga magbibigay sa inyo ng comfort talaga. So, itong gamit natin, ayun, no? Malamig na aircon, kahit tirik na tirik ang araw. So, ito naman kasi, naka-ano talaga to, naka 3M tint. So, ang tint nito, hindi mo makikita yung loob niya, pero ito yung nasa paligid niya. Kitang-kita mo, maliwanag na maliwanag. Okay? So, dito, itong Mirage namin ngayon, syempre, naka-dual airbag siya, may airbag sa driver, may airbag sa passenger, tapos, naka-touchscreen infotainment system na rin siya, tapos, ito yung aircon control niya, meron na rin siyang dashcam, diba, nag-function to, alam ko nag-function to eh, baka tinanggal lang, so, meron na rin siyang dashcam, pero if ever hindi mo to magustuhan na dashcam, pwede yan palitan natin sa mga interesado nito. Then, usually, mga 2018-2019, mga Mitsubishi Mirage, ito talaga ang halos madalas hindi na nag-function. Ito. So, siguro sa battery lang, wala pa akong nagagamit na second hand na Mirage na gumagana to. Ever since, kahit 2019-2020, hindi talaga to gumagana. Pero yung brand niya namin, yung ginagamit namin for rental, gumagana siya. Pero again, okay lang naman to kasi dito, working naman siya. So, ang infotainment niya, pwedeng FM, pwedeng Bluetooth, may auxiliary. So, pwede ka rin maglagay ng GPS, yan. I-activate lang naman tayo ng GPS nito. Then, syempre, naka-center lock na rin siya. Yan, center lock. And lahat na windows working properly. Naka-power window siya. Then, ang side mirror, check this out. Yan, working naman siya. This one, up and down. At ganun din sa kabila. Yan. So, working properly. Okay? So, maliban dyan, dito sa interior natin, makikita nyo, naka-leather seats na rin siya. Yan, naka-leather seats hanggang sa likod, naka-leather seats. Okay? So, hanap tayo ng medyo malilim para mas mapakita din natin yung exterior. Naghahanap ka ba ng dagdag puhunan sa iyong negosyo? Well, dito sa amin, pwede ka namin tulungan. Kung meron kang existing na sasakyan or meron kang existing na truck na nakapangalan sa'yo, pwede mo ito i-apply sa amin ng Sangla ORCR. Take note, hindi po namin kukunin yung sasakyan mo. Tanging original ORCR lang ang ikokolateral mo sa amin. At tatandaan mo, dapat ang ORCR nakapangalan mismo sa'yo. Requirements namin, 2 valid IDs, proof of income, and proof of residency. Yan lang po ang ihanda mo, pwede na tayo makapag-process. Kaya ano pang hinihintay mo? Sangla na tayo. Sige. Aha. Mattings. Sa mattings nito, naka-original mattings pa rin siya. Yan, Mitsubishi Mirage. Hanggang dun sa front. And syempre, hanggang dito sa likod. Dito sa likod niya, ito naman siya, kasya dito hanggang 3 passenger. Kung medyo maliliit, kahit 4, okay pa rin naman. Pero para mas comfortable, hanggang 3 lang talaga. And legroom niya yan, maluwag. Ang headroom niya maluwag. Ang aircon niya hanggang dito sa likod, abot na abot. Then syempre, meron na rin dito control ng windows hanggang dyan sa top. Okay? So, exterior tayo. Exterior of this Mitsubishi Mirage. Ano ang kulay nito? Majestic red. Majestic red. So, majestic red.
pulang-pula talaga siya, hindi siya yung parang medyo lasaw na pula. Ito pulang-pula talaga. Tapos lahat ng tires niya in very good condition. So bagong palit niya na apat na yan. Naka-Revo tires. Bagong palit ang apat. So makakapal pa. Ngayon, yan, makikita niyo yung tint niya. Makapal na makapal. Tapos naka-ano talaga siya. Naka 3M tint. Magic tint. So hindi mo siya kita sa loob. Pero yun nga, pag nasa loob ka, maliwanag ka maliwanag. Okay? Ikutan natin ang headlight nito. Buong buo, walang damage. This one, wala rin damage. Tapos, yun nga lang, wala siyang fog light. Pero meron na rin siyang naka-ready na pwede mo palagyan ng aftermarket ng fog light. Okay? So, ganun yung dito side. Wala rin siyang mga, although mayroon siyang mga minor mga scratches, pero tolerable naman siya. Kayang-kaya naman. Overall, very presentable naman yung sasakyan. Okay? Facilitin natin ang engine. Ito ang engine ng Mitsubishi Mirage. Again, this is 1.2 3-cylinder gasoline engine, automatic transmission. O, yan po siya. Kung papakinggan mo yung Mirage, yun o, normal din naman ang tunog niya. Pero kung i-compare mo talaga siya sa mga 4-cylinder, medyo may, ano, may difference. But still, yan yung normal ng Mitsubishi Mirage. So, wala siyang mga damages, wala siyang ibig sabihin buong frame, so wala siyang history ng kung anong accident or ano man na damage. Alright? Siyempre, naka-motorlight yung video natin. Okay. That's it. Pasok tayo sa loob. Ngayon, pag-usapan natin yung presyo nitong Mitsubishi Mirage. So again, this is 2017 model, automatic transmission with 40,393 odometer. Yeah, batang-bata pa. Ngayon, ang target selling price, usually ang selling price nito sa market, nagre-range po siya from 340 to 380 hanggang 400,000. Siyempre, depende yan sa location ng unit, depende sa estado ng unit, depende sa kung merong mga damage ang unit. Okay? Then, siyempre, depende na rin yan sa seller. Kasi merong seller na mataas magpresyo, meron din seller na mababa magpresyo. Meron mga fast break unit. So, iba-iba. Iba-iba ang pricing. So, sa amin, ang asking price po namin ito is 398,000. Certain parang taas naman ang presyo nyo, but parang taas, but parang mahal ng 398,000. Wait lang, there's more. Sa 398,000 kasi, may kasama na po kaming package na in-offer. Unang-una, free transfer of ownership. Yan, hindi mo na problema ang pagpapatransfer sa pangalan mo. Hindi ka na mahihirapan, hindi na mahahassle sa part mo. Hindi ka na magpapa-cancel ng mortgage, hindi ka na magpapa-confirmation kasi ibibigay namin sa iyo nakapangalan na mismo sa inyo ang ORCR. 'Di ba? Less hassle ka na. Kung ikaw pa ang gagastos yan, more or less mga 8,000 to 10,000 kung hindi ka marunong, yung pagod na lang. So, kumbaga sa amin kasi yun yung binabayaran nyo eh, yung effort, yung mga ginagawa namin. Pangalawa, free ceramic coating na rin yan. Kami na po ang magpapa-ceramic ng sasakyan nyo. Ano po ang ginagawa dyan sa ceramic coating? Kasama na po dyan ang interior and exterior detailing. Sa exterior detailing, magbabuffing po dyan, lilinisin pa ikot. Then, 2-layer ceramic coating, pati po ang glass mo, iko-coat natin yan. Free na rin po ang glass coating. O, diba? So, magpapa-ceramic kayo sa labas, aabot ulit yan, mga 10,000 to 12,000 to 15,000. So, sa amin, ibibigay namin yan na libre. Ano pa ba? Engine detailing, interior detailing, package na rin po yan. So, kami na po ang magbibigay dyan. Ngayon, sa 398,000, yun yung freebies namin. I think,
wala na kayong iisipin pa, wala na kayong lugi kasi gagamitin nyo na lang yung sasakyan. Again, meron nga akong nabasa, na message, na post sa Facebook. We may not be the cheapest car sa market na makikita nyo, pero we assure you, once binili nyo itong sasakyan namin, nasa maayos na kondisyon at wala kayong magiging worry. Yun yung guarantee namin sa inyo. Alright? So again, thank you very much. Hanap dyan mga sasakyan. Pwede kayo tumawag sa amin. Pwede natin pagtulungan kung hindi man sa amin available. Kami ang maghahanap para sa'yo. Kami ang mag-outsource para sa'yo. Kami ang mag-check para sa'yo. So, tawag lang po kayo at pagtulungan natin, pag-usapan natin kung paano namin kayo matutulungan. Thank you, have a nice day, and peace.